Nakatutuwa. Pwede palang maging humble ang isang revenue officer, group supervisor at RDO kapag sila ay nag-o-audit ng inyong books of accounts and other accounting records. Case number 2 po natin ito, at ang pinag-uusapan natin ay yung effectiveness ng librong ito. Okay? Audit Protection Services. Maraming nagtatanong sa akin, eh bossing, bakit mo naman pinamimigay yung iyong sistema? Eh kasi gusto ko ang taong bayan, ikaw na nanonood sa akin, matanggal ko yung ignorante mo sa taxation. Matanggal ko yung fear mo sa taxation. Madali lang naman ang taxation. Napakadali. So ito po ay case number 2 at ipakikita ko kung bakit effective na kayo ay mag-franchise sa akin. Binaywave ko na nga yung professional fee ko, magbabayad lang kayo ng 50,000 plus VAT plus EWT. Depende kung percentage tax ang idadagdag natin, kung ang kadil ninyo yung aking mga principal franchisee. So pag-usapan natin gaano ka-effective. So sinasabi ko dito na okay. Marami nang kumokopyari sa atin. Pag dumating ang BIR, magpadala ka ng request for immediate audit. Yan po. So ang ibig sabihin ng request for immediate audit, mag-audit ka na. Dalawa po ang purpose ng immediate audit. Number 1, i-deprive ang BIR na yung revenue officer, mayayabang yung revenue officer, mayayabang yung group supervisor, mayayabang yung RDO. Marami nagre-reklamong ganun. So kung nakaka-experience kayo nun, isa lang ho ang sagot. Pag nakatanggap kayo ng letter of authority, mag-file kayo ng request for immediate field audit. Ayan, field audit. Ito ho yun. Kompleto na ho ito. 50,000 ang kapartner nyo ako. Mas mura ho yung kesa kukunin ninyo ako, mas mahal ho ang professional fee ko. Ngayon, pag gusto ninyo na magkaroon ng nation building, i-share ninyo tong information sa mga tao. So lahat ngayon ng suppliers nyo, lahat ng inyong customers, tatapang. Magkakaroon kasi ng courage, magkakaroon ng competency, tatapang. So ito ho yung isang sample. Ha? Nakakatuwa yung sulat ng isang revenue district officer. Ang ganda eh. Hindi na siya sisiga-siga. Hindi ko sinasabi na itong revenue officer na to ay siga. Sinasabi ko, karamihan kasi nang nire-report sa atin, sisiga-siga yung revenue officer. Ngayon, ang bait, sir. So, dito, dinidiscuss niya, sige, payag na kami. Yun yung unang way eh. Kailangan magkaroon ng respect sa taxpayer, yung revenue officer. Kasi pag walang respect, wala talagang humility yan. Hindi magiging humble yan, arrogant. So sa susunod na lecture natin, i-discuss ko sa inyo, lalong-lalo na kung franchisee kayo, ano yung tamang sagot? Ito yung, ang ganda-ganda nito, tingnan ninyo. Congratulations sa RDO 49. Napakagaling nung inyong RDO dyan. Kasi very respectful siya sa taxpayer. Kaya lang meron pa hong problema rito. Meron hong trap na nakasulat dito na kailangan ho ninyong malaman. Dahil pag pumasok kayo sa trap para kayong mga daga o para kayong mga rabbit, pag pumasok kayo sa trap, mahirap na makalabas dyan. Kasi masusugatan kayo dun sa mga trap. Nakita nyo na yung trap ng daga. Pag ano, minsan namamatay yung daga. Ganun din ang ginagawa ng mga revenue officers. Pag napumasok kayo sa trap, either mamatay kayo or maglagay kayo. Yan ang mangyayari. So, isa pa hong napakagandang letter na tanggap natin. Congratulations sa RDO ng Pasig, ha? Ang ganda-ganda ng letter na to. Kaya lang may trap uli dito. Ang kagandahan ho dito, may activity sila. Kaya lang questionable ho ito. Ayan. So, kailangan sumagot ho tayo. May activity sila sa March 6. Diba? May activity sila sa March 17. Ang ganda. Meron silang activity sa March 29. So,
ang importante ho is magkaroon ho kayo ng reply para dito. Okay? May kasunod na reply. Kasi sa totoo lang, ang labanan estopel eh. Diba? Babaunin ka sa estopel. Kasi estopel, pag hindi ka sumagot dito, ang ibig sabihin is, nag-yes ka, payag ako pag sinabi mong yes. Okay, payag ako. Huwag pumayag. Kasi sabi rito, mag-i-issue kami ng subpoena duces tecum. May banta na naman eh. Okay? So, para hindi makapag-issue, i-deprive ng subpoena duces tecum, mag-franchise na kayo sa akin, bibigyan ko kayo nito, at yung mga video na explanation dito, paano ito sasagutin, at ano yung content, at ano yung template ng content na ibibigay ko sa inyo, available ho yan. Taon-taon ho, nai-issuehan kayo ng letter of authority. Mag-invest kayo sa sarili nyo. Mag-invest kayo sa company nyo. Kaya lang ho, liliwanagin ko, ang franchise ho natin ay pang-individual. E paano yan, sir, ako presidente ng company? Pwede naman kayo mag-practice. At ang kliyente ninyo, yung company ninyo, disingilin ninyo. Diba, sabi ko sa inyo, ganito lang eh. O, nag-franchise kayo sa akin ng 50,000, singilin nyo yung company ninyo ng 50,000. 40,000 doon sa siningil ninyo, is sa inyo, yung 10,000 is sa akin. Bayad nyo sa akin kasi ine-mentor ko ho kayo. Okay? So, ganun lang ho. Bawi nyo na, isang kliyente lang, bawi na. Diba? So, mag-franchise na po kayo. Malalaman nyo lahat ng dapat ninyong gawin at malalaman nyo lahat ano ang mga sagot sa mga ganitong klase ng BIR letter. Actually, dalawang klase ho ito ng letter kung mapapansin ho ninyo. 49 at saka ito pong isa is 43. Isa lang naman ho ang halos content. So, isa lang ang reply dito. Okay? So, magkita-kita ho tayo sa susunod kong video. Case number 3. Ayan. So, ito ang case number 3 ay available ho para sa mga franchises ko. Okay? Kontakin nyo lang ho yung mga authorized reseller ko, mga franchises ko rin. At makuha nyo ho yung mga video na kailangan ninyong mapanood. At saka yung mga iba pang template na ilalagay ho natin sa PDF file at saka sa Word file. At saka sa pages na rin para ho available ho kung may kliyente na kayo. Fill in the blanks na lang. Ilalagay nyo ho yung mga relevant information para ho profiling na lang ng mga kliyente ninyo. Mag-invest ho kayo sa sarili ninyo. Okay? Nasa inyong solusyon yung inyong nasa inyong sarili yung inyong solusyon. Case number 3, pag-uusapan ho natin ang request for immediate field audit. Mas maganda siguro kung procedures muna. With that, peace and happiness be with you mga ka-taxpayer ko mahal. See you later.